Ah, ito pala. Okay, so if ever na maglaban kayo ni Rugby Boy, 155, ito ba ay kailangan may belt o wala? I mean, I'll be happy if there's a belt. Siyempre, collection din yan eh. Oo, oo. So, and ito pa, isa kong tanong. Okay, sabi mo nga lalabanan mo kahit sino, as long na okay nga yung offer. So, ibig sabihin, matalo-manalo si Rugby Boy, kung gugustuhin ng URC set magkakasundo kayo, lalabanan mo si Rugby Boy. Kay Allen Wicoco. Huh? Kasi matalo-manalo, di ba? Magkasundo kami, sige. Ang problema. Go, kahit sino. Kahit sino. Basta, bayaran nila ako. Trabaho yun. Oh. Yun nga. Oh, so, wow. So, ang tanong, tingin mo ba magkakaroon ng effect ito sa performance ni Rugby Boy kung bababa siya ng 155? Kasi nga, sanay lumaban si Rugby Boy ng 170. Alam mo. Okay, mas malaki ako yung Rugby Boy, pero kaya ko maglaro ng 155 eh. Oh, because anong weight mo ngayon, coach? 81, 80. Oh, mataas din, oo. 155 is 70 kg. I'm 10 kg heavier than my fighting weight. And not to brag, kaya ko bumaba ng 155 in 3 days. Oh, ngayon, wow. 80 kg ako, the next 3 days, kaya ko mag-70. Only high level artists can do that. Tingnan natin kung kaya ni Rugby Boy. Tingnan natin. And kasi, kung marunong ka mag-weight cut, marunong ka mag-weight manipulation. Ang tawag niya na weight manipulation. Mm-hmm. Weight manipulation. Titimbang ka sa araw ng timbangan ng 155, ng 70 kg. Sa araw ng laban na 80 kg ka. Like my last fight sa BKFC, Bare Knuckle Fighting Championship. Tumimbang ako ng 70 flat sa weighing scale. Lumaban ako ng 79. In 24 hours lang yun. Tawag na weight manipulation. Kaya ako nga na Rugby Boy, humingi na sila ng advice sa akin. Like, hey Gab, paano mo nyo ba ginagawa ito? Paano mo ba ginawa to? Ano ba sa tingin mo dapat? Kaya magtanong sila, magpakumbaba naman sila. Hindi yung they're trying to tell me na kaya ko yan, isasunto ko yan si Gab. I know better. So magtanong sila siguro. Tanong sila, message sila sa akin, paano mo ginagawa yun? And what's your secret, etc. And how do you train, etc. Siguro. Then pwede nga magtulungan. And siguro kung gusto nilang kung may laban sila, pwede silang, hey Gab, pwede bang makispar dyan sa inyo, tulungan mo naman ako, tutuwan ko siya. See, I can give them a help, totoo lang. And even fight abroad, I can give them a help. Tingnan mo mga bata ko, lumalaban internationally. I can give them a help. Oo, marami ka nang Huwag lang away. Message pa, away, nagawa pa lang ng video sa akin. Paano ko siya tutulungan yan? Tapos ngayon, maglaban siya ni Allen. And may possibility naman manalo kasi laro yan. May possibility manalo si Rugby Boy. Pero the chances of him winning this fight on Friday is very low. Kasi nakapay ko si Allen before this fight. So it's very... The chances of him winning is very low. Pero there's still a chance. So pwede niyang paghawakan niya. Alright, that's good to hear, Coach Orlando. And meron akong personal na question sa'yo since nga na sinabi mo na maliit yung chance ni Rugby Boy na manalo kay Allen Wicoco, pero may chance naman. Sa yung personal opinion, do you think Rugby Boy has a chance to win against you? There's a chance. Yes, there's a chance. Kasi there's always a chance. Like, Katulad nung lumaban ako ng world title, no? I defended my world title against the Korean, yung pinagtatawa na lagi. Sabi ng mga, in-edit ni Rugby Boy yun eh. In-edit ni Rugby Boy, sabi nila, hindi man lang ako kasuntok pa sa knockout. Ako hindi eh. Inuupakan ko yung Koreano for 3 minutes. So, walang ibang ginagawa yung Koreano to survive. Inuupakan ko yung for 3 minutes yung Koreano. Tapos na last 2 minutes of the fight, nasabitan lang ako. Kasi nagmamadali ako eh. Kasi I'm planning to propose.
Pero it is what it is. Like, eh, nagpo-post pa rin ako after kung pagising ko. Pero after, it is what it is. Lahat naman kasi lahat may chance. Ang tawag dyan, fighter's luck. Pero if aasa ka lang sa chance at hindi sa statistics, hindi sa tech, kung aasa ka lang sa very low possibility of him winning, medyo hindi ako ganun eh. Hindi ako maasa lang. Titingnan mo yung style eh. Pag-aaralan mo yung style. Rugby, ano mong meron si rugby boy. Kaya nakikita ko, you just have this killer left hook. I respect his left hook, meron siya left hook. And other than that, I don't see anything special sa bata. Magkasidad lang pala kami. Wala ako nakikitang special sa kanya. It's not even a trash talk. Hindi ako nag-trash talk sa kanya. Pero I don't find him special. Kasi kung special siya, special athlete siya, dapat sa boxing pa lang, he made it eh. Kahit sa boxing lang sana. Kaya nakalaman, nakapanalo sana siya ng Asian title. Isang siya talaga sa boxing. O WBO, Intercontinental, mga ganyan. Hindi man lang siya nakarating sa international sa boxing. So it's nothing special. And meron lang siyang puncher's luck. And mataas ang puncher's luck sa bare knuckle kasi wala talagang ano eh. Wala talagang gloves eh. Walang gloves. Kung magkakaloon man ng gloves, sobrang nipis. So, may pag-asa talaga siya. Pero kung ikaw, kunyari, ako si Sugal, titingnan mo yung statistics, hindi ka asa sa luck. Titingnan mo yung statistics, titingnan mo yung style. Titingnan mo yung kung sino yung experience, more experience. Sino yung mas matubok na sa gera, etc. And ako yun. So, yeah. Kung tiyanong mo sa akin, kung may pag-asa manalo si rugby boy sa akin, lahat naman may pag-asa. And, pero sobrang lit ng pag-asa niya sa, kasi fitness-wise, strength-wise, power-wise, weight-wise, weight manipulation-wise, ano ba, experience-wise, wala. Alright, so thank you. Kasi maraming gustong itanong ko yan sa'yo at the same time, na ipaliwanag mo naman yung sa side mo. So maraming salamat diyan Coach G. Coach Rolando, alam ko busy ka kaya nagpapasalamat ako sa binigay mo sa aking time. Coach Rolando, galing ka pa sa gym at nag-train ka pa. So maraming salamat. Tatapusin ko na 'yung live natin. Meron ka bang gustong sabihin or i-promote bago tayo mag-end ng live? I-promote ko 'yung RCC of course. I-promote ko 'yung RCC, manood ka ng laban ni Allen. Actually, I have 3 athletes, 3 fighters. Hindi lang si Allen lalaro ng laban ng araw na 'yon. Paul Lucas will fight in amateur. Then maglalaro din si David Morata. Isa kong fighter, kalaban niya is Kazakh fighter. Sa araw na yun din, sa MMA rules nila, si Paolo and David. And then si Allen, lalaro siya sa title. Sa Allen Waikoko, lalaro siya sa title against Rugby Boy. And it will be a great fight and it will not be an easy fight for my fighters. But I believe 3-0 kami na araw na yun and I hope God will give us the victory that night. And please watch the URCC. Kung di nyo kaya pumunta sa BD Night Club that night, manood kayo ng live stream. Okay? Yun. So maraming salamat, Coach Rolando D, sa pagbigay ng time. At yun, kita-kita tayo sa weigh-in at sobrang marami na kita talaga. Kita tayo sa weigh-in. Oh, marami ng tao excited okay. Sa laban nila. Maraming salamat. Magandang gabi, Coach Rolando. Magandang gabi. Salamat din po. Thank you. Alright. Bye-bye. Okay.